Hi, hello mga kapatid, kapuso at kapamilya. We're back, CNC Channel. For today's vlog, ako lang po mag-isa. As in, ako lang. Wala po ang aking buting asawa, si Chris, kasi po, content ko to ngayon. Dahil, magbibigay po ako ng review ng isang product. Magbibigay po ako ng review ng isang product ko ng gatas. So, I'm going to share lahat po ng experience ko as a mother, yung mga ginagamit ko pong gatas para sa baby ko, si baby dog. Breastfeeding po ako sa kanya, mommies, for 2 months only kasi po nabuntis ako kaagad sa second baby namin. So, dahil doon, kailangan ko po siyang i-formula kasi as in wala na nga pong gatas. So, we started using yun po siya. Maganda naman po siya. Medyo nagugustuhan ni baby yung lasa. And then, okay naman po. Kaso nga lang, iyakin siya. As in, iyakin. Madalas po kaming puyat mag-asawa. Ayan po, zombie mode po kami pala. Dahil po, hindi siya hiyang sa gatas na yun. Kaya po, ganun, iyakin siya. So, ayun po, we decided to switch to another brand. So, this brand, yung gamit po namin siya, may 4 months old po siya. So, nung ginamit po namin si okay naman po kasi sabi nila nakakataba ng baby. So, that time kasi si Dos medyo hindi accurate yung weight niya sa age niya. So, sabi ko gusto ko tumaba siya. So, yun. Nag-switch kami dahil yun yung recommend din ng asawa ko. But then, tumaba nga po siya pero yun po, lagi po siyang umiiyak. Siguro dahil sa kabag, hindi po okay sa tiyan. Kasi po, yung product ko na yon is mataas daw po yung sugar. Hindi ko lang po sure ha, pero based lang po sa ibang mommies na makausap pa rin kung ano yung gamit na gatas. So, yung baby po kasi, di ba, hindi naman po sila makapagsalita kung ano yung nararamdaman. So, ayun po, I decided to switch to another brand. And then, a friend of mine, shout out to Jennifer for me sa Pedro kasi siya po yung recommend sa akin ng gatas na ito. And then, sabi niya, yun daw po yung gamit ng baby niya simulat sa pool. And then, syempre, nag-consult po ako sa Pedja kung okay daw po yung gatas na yon. And then, sabi ni Pedja, wala lang pong masama kung mag-switch ako sa ibang brand. As long as okay kay baby, hiyang kay baby. So, ayun po, ipapakilala ko na kung ano yung product na aking i-review. Ta-da! Hip Organic. So, ito guys, nang nakita ko to sa Mercury Drug, medyo nagulat po ako sa price kasi medyo pricey po siya para sa akin ha, kasi hindi naman po ako mayaman. So, nagulat ako sa price. Sabi ko sa sarili ko, okay lang, as long as okay yung baby ko, healthy yung baby ko, hiyang yung baby ko. So, I introduce to you yung Hip Organic. Napapansin nyo po, si baby iyakin, ibig sabihin, baka hindi po siya hiyang sa gatas, o baka ayaw po niya sa diaper. Yun po lang, yun naman po yung reason kung bakit po umiiyak po si baby. So, pansin ko lang po, when I started using this Hip Organic, medyo umukay po si Dos as in, mahaba na po yung tulog niya, tumataba po siya. So, ang gusto ko dito sa Hip Organic po, mga mommies, is prebiotic and probiotic po siya. So, kaya po, maganda po yung digestion po niya. So, si Dos po, pinakain ko na po siya ng kanin, 9 months old. As in, wala naman pong like sumasakit yung tiyan niya, as in, nagugustuhan na po niya. Dahil po, maganda po siya. Yun yung po ang pinakagusto ko dito. Ingredients po niya is organic. Ang pinakagusto ko po dito is yung sugar po niya is hindi po table sugar. Ang ginagamit pong sugar dito as in glucose po.
as in pure breast milk, kaya po siya mahal. Oh, no! So, yun po yung kinaganda sa gatas na to. Trivia lang po about this Hip Organic. Nagsisimula po siya sa Germany po. Sikat po ito sa Europe, mga mommies. Dahil meron pong farm doon na parang yung pagpaparaise po nila sa cow is all organic. Kaya po siya tinatawag na Hip Organic kasi po, ang may-ari po ng brand is si Stephen Hip. So, yung Hip po is Apliedo. Kaya po siya Hip Organic. So, marami na rin po to, worldwide po to, mga manis. Itong Hip Organic din po is free chemicals po that doesn't belong to our child. So, talaga pong nag-research po ako para po dito. Yung review ko naman po is based from my experience. So, as a mother, iba-iba naman po tayo ng experience and then iba-iba naman pong hiyang ng mga baby po natin. So, based po sa akin, as in simula nung dinamit ko po ito, as in super okay na po si Dos. Mahaba po yung tulog niya, lagi po siyang masayahin. And then, dahil po healthy siya, okay yung lagay ng tummy niya, hindi na siya kinakabagan, mabilis po yung development niya as in. Maaga po siyang naglakad, kumakain na po siya ng kahit ano, as in wala na pong problema. And then dahil okay yung development niya, mabilis na po siyang mag-response, as in feel ko, konti na lang, magsasalita na po siya. So yun yung gustong-gusto ko. Prices po ng Hip Organic po, pag para po sure, meron po tayong 0 to 6 months. Yung 800 grams and then yung 1.6 kilograms. Yung 1.6 kilograms guys, nasa 3,000 plus. So to make sure po, visit nyo lang po yung official website or yung official Facebook page po ng Hip Organic Philippines. And dun po lahat ng price. And then next po nun is yung 6 to 12 months. Wherein yun po yung ginagamit ni Dos. And then next po nun is 1 to 3 years old na po. And then lastly po is yung 3 years old above yung kinder milk po. Yun po yung mga gatas po. Nakikita nyo naman sa lahat po ng gatas, any brand po ng gatas, nakasulat pa rin na breast milk is the best for babies up to 2 years of age and beyond. Ang gatas ng ina ang pinakamabuti para sa bata hanggang 2 taon o higit pa. So, yun po. So, sinasabi dito, mas maganda pa rin po talaga yung breastfeeding. Nakalibre ka na sa gastos kasi syempre free. At the same time, yun talaga po ang pinaka-healthy na gatas sa lahat ng gatas. Pero tulad ko, or tulad po ninyo, mga manis na tingi, wala na po talagang gata. Based on my experience, this is the best milk I ever tried for my baby. Keep on that. This is not a sponsored video and not a sponsored review. Pero Hip Organic, baka naman makalibre kami. Baka naman. Thank you for watching po mga mommies. Please like and of course, please subscribe. If you have any suggestions and comments, don't forget to comment down below. Thank you for watching. Bye-bye.